Hello po, kumusta kayo? Magandang araw mga kapwa Filipino. At good morning night. Actually, it's already 2 a.m. in the morning. Now, pag-usapan natin ang ating bansa pagkatapos ng 1986 People Power Revolution. Kamusta na? Ano ang kinahinat na natin? Here we go. Dahil sa EDSA 1986 People Power Revolution, ibinenta ang 67% na government-owned and controlled sa Philippine Airlines, the Asia's oldest carrier na binili pa ni President Marcos at ngayon ay pagmamayari na ni Lucio Tan. At dahil din sa EDSA 1986 People Power Revolution, nawala ang government-owned and controlled company na Meralco. Dati naman itong pagmamayari ng Lopez family na nagmamayari din ng ABS-CBN. Pero nung nalulugi ng Meralco, ay pinagkatiwala ito sa administrasyon ni Marcos at pinamahagi niya na mura ang halaga ng kuryente. Kaso nang mawala siya, ibinalik ng administrasyon ni Cory Aquino sa mga Lopezes ang Meralco. Kaya ngayon, dusa ang inabot ng taong bayan pagdating sa bayaran sa kuryente. At ito ang isang masaklap na pangyayari. Ipinasara ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong, Bataan. Sinayang ang $2.3 billion na magbibigay sana ng 623 megawatts na kuryente sa buong Luzon. At sinasabi nga na nung si Marcos ay nasa Hawaii na, nakiusap siya kay Cory Aquino na ipagpatuloy ang paggamit o i-operate ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang problema, tinanggihan ni Cory Aquino. Ang dahilan ay si Marcos kasi ang maaalala ng taong bayan. At hindi siya. So isang pamumulitika, isang paghihiganti nga, di po ba? At dahil din sa 1986 People Power Revolution, naibenta ang 60% na government-owned sa Petron Corporation. So, dito may kinalaman si Fidel Ramos or FDR, na isa rin sa mga nag-traitor kay President Marcos. Actually, magpinsan silang dalawa. At dahil din sa 1986 People Power Revolution, naibenta ang 61% na lupa ng FTI or Food Terminal Incorporated na matatagpuan sa Taguig noong November 2012, panahon ni Pinoy. So, 74 hectares ng lupa ng FTI ay nabenta sa Ayala Land Incorporated. Nagkakahalaga ng 24.3 billion pesos. At ang area ngayon na to ay tinatawag na Arca South. So, natira na lang sa FTI ay 46 hectares. At dahil din sa EDSA People Power Revolution, pinalitan ang dating pangalan ng Manila International Airport o MIA. At ginawa itong Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Bilang pag-alaala daw sa kabayanihan, pero lingid sa kalaman ng marami, itong si Senator Aquino ay merong kaso ng pagtataksil sa bayan noong 1977. In fact, nahatulan siya ng death penalty. At dahil din sa 1986 People Power Revolution, nawala ang government-owned Manila Transit Corporation or MTC sa Metro Manila. Isa ito sa mga dating programa ni Madam Imelda Marcos na noon ay tinatawag na love bus, yung kulay blue na merong puso. Kung saan ang pasahero noon dito ay mga disiplinado. At dahil din sa People Power EDSA Revolution 1986, naibenta ang National Steel Corporation na matatagpuan naman sa Iligan City. 1995 si FBR yung nagbenta nito. Pinakamalaki sa buong Asia na factory na gawaan ng bakal. So, ang nabentahan nito ay Wing Chiek ng Malaysia. At dahil din sa EDSA 1986, hindi natuloy ang plano ni Marcos na itayo ang Southern Leyte Polytechnic College sa Maasin, Leyte. Sayang, di ba? Ang daming plano ni Marcos na hindi na naipagpatuloy. At dahil din dito sa people power na to, maraming mga state universities dito sa ating bansa ang napabayaan na dati ay nasa listahan pa, ngayon napag-iwanan na.
sa top 25 universities sa Southeast Asia. Well, nangunguna ngayon ang National University ng Singapore. At yung na-develop ni Marcos noon na anti-typhoon rockets at marami pang iba, eh, nabaliwala na rin. So, sa madaling salita, napakalaki ng mga bagay na nawala sa ating bansa. Katulad na lang din ito ngayon, merong nadagdag na pabigat sa taong bayan. Ang value-added tax na in-author ni Ralph Recto. Isang senador na ang gusto niya, eh, lahat ng proyektong ginawa niya, nakapangalan sa kanya. Dahil sa EDSA 1986, well, dumami ang mga pasaway na Pilipino. Dumami yung mga politiko na mga makasarili. Iniisip lamang yung kanilang mga pansariling kapakanan. I would say directly, patay na ang diwa ng EDSA. Kasi wala talagang matino sa diwak ng EDSA. Kung hindi, kasinungalingan, panloloko, politika, pang sariling kapakanan lang ang diwa ng EDSA.